guys, ko kung first time ka sa aking channel, no? So punta, usapan tayong shoplifting or theft. Kapag ang isang professional ay hinuli mo or apprehension. So, apprehension na tayo, ha? Ay sino ba ang nananalo dito? O ikaw makinig kayo. Kung ikaw ay isang level 1 na manong guard or security practitioner na hindi nyo pa alam, kasi tuwang-tuwa kayo kapag nakakahuli. Kasi ang feeling nyo ay nakapuntos na kayo. So, nahuli. Okay, bingo. So ngayon, kapag nahuli, anong gagawin? Ito turn over sa police kung sasampahan ng kaso. Diba? So ngayon, from your area to presinto, so gumagastos na. Kung wala pang mobile, kung wala pang transport, o doon sa transport in between sa area nyo saka sa going to presinto, risky na po yun. Kailangan maingat kayo sa pag-turnover. Kailangan nakapusas at properly check ang pusas at nasa likod para hindi makatakas. Kasi kapag may nangyari dyan, in custody, arresting officer, another investigation na naman yan, another paliwanag. Pagdating sa pulis, gagawa ng salaysay. Police report, information, data form, or data. Di ba? O ngayon, ano na mangyayari? Siyempre, kasama mo yung arresting officer. Pipirma kayo doon. Pinabit, tawagin, salaysay. Kayo nagko-complain. Daladala nyo yung ebidensya. Pagkatapos nun, kung may oras pa, kung office hour pa, possible within that day, pwedeng may inquest. So yung pagpapail ng kaso, guys, para sa inquest, ay napakarami. Dito sa amin, kailangan mo ng 7 kopya ng dokumento. Ano na pala? 11 copies. So 10 Xerox, isang original. So kung bawat dokumento mo ay 2 pages, sa 11, ipapotocopy mo yon ng 11 copies plus yung notaryo. So ang huling sampa ko nung 11 21, 2 copies ng notaryo, isang undertaking custody of evidence, and doon sa ano ba yung nakalimutan, isa sa dalawa yon. So 300 pesos. So yung notaryo, depende yan. Mayroong 200, mayroong 150 ang isa. So case to case basis, depende sa abogado. At pagkatapos nun, dinala sa presinto, ay doon sa court. So doon nakakulong na yung suspect, kasi ano na yun eh. Kinabok. Mga 2 days na yun. Kasi na-arresting namin yun ay Sabado. So na-inquest siya ay Lunes na hapon. So 3 nights na siyang natulog sa kulungan. Tapos na-inquest noong Lunes. So I think kung professional ay makakapag-bail siya ay Tuesday. I don't know kung naka-bail. Tanong, sino ang nagkakaroon? Kanino mapupunta yung bayad, yung bail? Kapag hinuli mo na yung professional, hindi na yan makikipag-settle. Normally, magpapiansa na lang yan. So ngayon, ang piansa depende sa amount na ibibigay ng piskal. Kung dudublihin niya yan, titriplihin yung amount, so discretion nila yon. I think naman kung nakikita nilang professional recidivist yung suspect, ay tinataasan nila yung bail. Maaaring times 3 o maaaring multiply by 4 yung bail. Kasi alam nga nila na kapag
nakabili yan ay hindi na yan lalabas, ay hindi na yan babalik. Katrabaho na uli yan. Tanong, sino ang kumita? Siyempre, kapag nag-turnover ka at nag-bill yan, usapang bill, ang nagkaroon yung court kung saan nag-file yung kaso. So, ang kapalit nun, resibo, order of release para i-release ng police yung suspect. Okay? Ikaw, nagkaroon ka ba? Hindi. Yung kumpanya mo, nagkaroon? Nalugi pa. Bakit? Gumastos ka ng transport, gumastos ka ng putukapi, nagpa-medical ka, more or less, sabihin na natin, 1.5. And yung bayad pa sa mga tao na nag-arrest, pabalik kung dalawang bisis sila pumunta doon. Diba? So, talo. In short, talo yung kumpanya. Diba? Positive reverse, siyempre, eh, nakahuli ka. So, yung nahuli mong yon ay never na yung babalik doon sa area nyo. Siguro, kung bumalik man, mga after 5 years or after 10 years. At other positive side is nakatulong ka doon sa gobyerno kasi nagbayad sila ng bail. Ah, diba? At siyempre, siguro, sa palagay nyo, kayo na magsabi kung nakapuntos ba kayo o hindi. So, sign ninyo na yon. Kung sa palagay nyo nakapuntos kayo kasi nakahuli kayo, kung sa palagay nyo na napagod lang kayo, kayo na ang maghusga kung ganun lang naman ang proseso. So guys, ayan lang po ang maikli nating video. No? Sana naintindihan nyo. Kung kayo ay security practitioners, mga bago pa, so mga sanay na, cascade na lang to, ano na lang to, master or review. Sa mga bago lang sa retail at tuwang-tuwa kapag nakahuli, o kaya hindi pa nga nakakahuli, tinititigan lang yung professional. Good luck sa inyo, mag-aral pa kayo para mawala yung takot nyo, mag-practice kayo. Lahat ng resources gamitin nyo para mawala at matuto kayo. So yun lang po ang masasabi ko sa video nito. Ang intensyon po nitong video to ay makatulong. Kung hindi nyo mang gusto, gustuhin nyo na lang. So maraming salamat. My name is Police Jaco at your service. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again in my next video.